Sa gitna ng umiiral na curfew, isang food delivery rider ang hinarang ng mga otoridad sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang ide-deliver daw kasi niyang pagkain na lugaw, hindi raw essential. May sagot dyan ng Malacanang. Nakatutok si Jamie Santos. Curfew hours natin, sir. Sige, video mo para maintindihan mo. Takot daw ang unang naramdaman ni Marvin Ignacio, rider sa viral video nang harangin siya ng mga tanod at pulis sa Barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Magde-deliver sana ng lugaw si Ignacio. Pinapaliwanagan pa siya tungkol sa mga bawal sa umiiral na curfew. Dito naman sa private establishments, essential goods and services, essential po ba si lugaw? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Pagkain po yun, ma'am. Hindi nga. E di sana lahat ng pagkain bukas. Pilit daw silang pinapauwi ng mga ito at pinapasara ang lugawan kung nasaan siya. Hindi essential si lugaw. Sana bukas din si bakery. Naintindihan? Eh, ano pa dito? Kasi may permit naman po sila, ma'am. Galing lahat po may permit, sir. Lahat may permit. Po sila, allowed po may sila mag-open. Implement kasi tayo na curfew hours, sir. Paulit-ulit pa ang kausap niyang babae na hindi essential na pagkain ang lugaw. Sa takot na matikitan, nagpakumbaba na lang daw si Ignacio. Sinabi po namin na food po yung lugaw. Mm-hmm. Na hindi naman po namin insist kasi nga po ayaw po kami pakinggan. Nagpakumbaba na lang din po. Mm-hmm. Ayaw niya po tanggapin yung galing minsan na food po yung lugaw na pagkain din po siya. Mm-hmm. Essentials din po siya ng mga tao. Sana raw mas ma-orient ang mga nagpapatupad ng guidelines mula sa IATF para maiwasan na raw ang mga ganitong insidente. Sana rin po ma'am, yung mga barangay official po, lalo na po yung mga nasa lugar ng probinsya like Bulacan, mm-hmm. Hindi po sila ganun na ka-narigable pagdating po sa grab food sa generation po ngayon. Sana mm-hmm. po yung na-implement po ng IATF, BILG, is sinusunod po ng LGU. Una nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kasama sa pinapayagan ngayong ECQ ang food delivery. Curfew, tapos sabi niya yung lugaw, non-essential yan. So baka iba sa rin implementation sa baba. Ano mga policy? 24/7 ang food delivery. Okay. So they're allowed, no? Oo. Tapos, pwede yung door-to-door because some, I think some subdivisions hanggang gate lang. So depende rin sa policy. Paalala sila, hindi ko na alam ng gagawin nila basta hindi ibuhuli ang A4. Diba, bahala na yung mga private subdivisions dyan. Okay. But as far as deliveries go, 24/7. Sabi ni Ignacio, pinag-aaralan ngayon ng may-ari ng lugawan na maghain ng reklamo laban sa mga tanod. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang Barangay Muzon, pero di sila tumugon sa mensahe namin. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.